Good day, mates. Welcome back to my channel, Ronelski TV. Today ang gagawin natin ano, i-unbox natin 'tong nabili natin sa Harbor Town kahapon ano. So, hindi naman 'to ano, new release na ano, sapatos o hype na sapatos, no. Pero isa sa mga favorite Adidas ano design ko 'to. Yung una is ano, no, NMD R1. Which is na-release to no October last year. And the next one is Alpha Edge 4D reflective. Na-release din to last year, mid-November of 2019. Ito naman nagustuhan ko rin to last year, well, being a new technology, no, yung 4D, 3D printing nila. Kaya lang ano, ano to eh, yung medyo para sa akin overpriced to nung unang labas niya. Siguro it's one of the reason rin kaya hindi siya nag-hit. Simulan natin kay ano, kay NMD. Okay, may nabili rin tayong ano, konti kay bulilit. Bili tayo ng ano, additional to avail the 40%. So, hindi pa niya masusot, medyo malaki pa, pero it's a nice Velcro of Stan Smith. Ano ba tayo siya? So, ano, hip-hop na ano, pambada. Okay, anyway, let's go back to ano sa sapatos, no? The usual, no? The usual papel-papel na mga sapatos niya, no? So, ayan, no? Isa sa nagustuhan ko yung colorway niya, no? Yung colorway niya, ano siya? Core black. Core black. So, hindi natin siya dyan. Hindi natin to. Okay. So, isa sa mga nagustuhan ko sa sa NMD yung forma niya. And itong ano na to, version nito. Ganun pa rin ano, stretch upper knit, yun, Boost technology. And yeah, the usual outer sole, no. Hindi ko lang sure. Wala siya nakalagay na ano na Continental, no. Like sa ibang Ultra Boost yung Continental rubber. But ang naiba siya no kasi meron din akong ibang ano eh mga NMD. Meron silang naging ano bang tawag dito, parang wala siyang kulay, translucent yung overlay niya ano. Which is medyo nagpapatibay sa ano niya, structure niya. Kasi yung problema sa NMD medyo ano siya dito eh, mga lambot siya dito kaya dapat kailangan mong kunin din yung ano mo. Either true to fit. Depende sa paa mo eh. Kung malapad yung paa mo, ano. Pero yun nga, dito medyo ano siya. Hindi siya ganun ka-sturdy dito. Pero yun sa design, overall, gusto ko siya, no. But another thing, yun nga, hindi ko siya binibili ng pag may nare-release siya tapos nagustuhan ko. Kasi para sa akin, ano, overpriced ang ano, NMD. Kasi kung titignan mo, ayan, no? Ang original price niya is $200. So, kung ma-release niya ng $200, bibili, hindi ko ito bibili ng $200 because doon na lang ako sa Ultra Boost, no? Sa Ultra Boost, ano eh, $200, $220. So, yun ang naging downside ng ano, kaya rin, sumikat din naman siya, pero yung pricing niya ang naging ano, downside. Anyway, yun, gusto ko yung colorway niya. Gusto ko yung mga ganyang ano lang eh, simple lang, black and white na may konting ano. Hindi, ayoko na masyadong makukulay. So, ano pa ba sabihin natin dito? Siya, isa sa mga gusto ko sa NMD is yung ano niya. May yung pag mga walking or mga travel. Gustong gusto ko yung mga, syempre, gusto mo komportable sa ano mo, sa mga lakad mo. Anyway, yan, easy siya i-partner sa mga ano, sa mga Japan. So, NMD, yung unang ano natin. Yung price, sabi ko nga, original niya, 200, then bumababa siya ng 140, and then nakakuha pa ng 40%, so, ano niya, bali, naging $84 lang siya, which is, I think, okay na kung sa mga ganung presyo, no? Hindi na masama, so, okay, dun tayo sa main, ano? Ito, sabi ko nga, nung lumabas to, nagustuhan ko kasi yung 4D technology nga, no? Medyo parang kakaiba yung ano niya, midsole niya.
Pero yun nga lang, yung mga ibang first ano niya mga first mga edition nito, hindi maganda yung review Hindi maganda. So pero hindi maganda dahil ang comparison nga nila mostly kahit yung mga ibang yung nakikita ko sa YouTube, no, comparison nila is yung Ultra Boost, no? So hindi ko lang alam kung anong mga basihan din nila. Kasi ito actually ano rin to running shoes to. May mga nagsasabing yung una sa mga first edition nito na hindi naman ganoon ka ano, kaganda yung ano cushion niya or whatever. Pero nung tinignan ko rin naman yung mga ibang review nitong ito kasi yung pinaka ano, tutusin latest version which is November last year nga. Mukhang okay naman, no? Talagang yung mga ibang review ng runners okay naman. Like I said, hindi ako runner pero magustuhan ko yung design niya and curious lang doon sa new technology, no? Gusto ko yung box niya, no? So yung box niya, i-flip mo lang siyang ganyan. And then, the usual mga papel-papel, ano? And then, yung shoe. Ipag muna natin dyan. And isa. Si NMD para walang ano, hindi sila magsapo. Okay. So yung upper niya ano, no? Yan, prime knit din siya, no. May nakikita ko rin yung mga ganitong ano, prime knit sa ibang Ultra Boost. Tapos reflective 'yan. Yung makikita mo mga white ano spotting diyan or dots diyan, ano siya, reflective pag natamaan siya ng flash ng camera or ng ilaw or sa gabi. Reflective siya. Which nga, siguro ginawa nila for running but or sa aesthetic na lang din. So, mamaya na natin kayo sabihin ng midsole. Yung, yan, yung sinasabi ko yung ano niya, no? Yung outer sole niya, yung Continental. Yung Continental rubber. Yan yung ano makers of mga ano, tire, no? Car tires. Mga rubber ng tire. So, definitely, ano siya, mas may traction siya, mas may grip siya pag sa ano, which is nasasabi ko dahil yung sa may mga Ultra Boost ako, ganun din siya na Continental. Sa light, ay sa weight ano, parang mas magaan siya ng konti sa ano, sa Ultra Boost, no? Being for ano nga, for running shoes kasi, no? So yung sa midsole naman niya, yung, ano siya para sa akin, parang attractive lang talaga ang ano, no? Sabi ko, hindi ako runner. Yun ang nung nakita ko itong na-release last year, sabi ko, parang okay yung ano nun, dating nun, ah. And, nakita ko din sa mga, yung sa ibang reviews, yung ano nila, meron silang pinakitang parang 3 different cubes nito, eh. Na yung, iba-ibang, ano, level nung lambot niya, or ano, which is, tinignan ko na, finil ko nga, no? Yan, oh. Dito mas ano siya, talaga mararamdaman mo yung cushion niya. Pagdating dito medyo tumitigas siya. And of course dito sa end dito, yun yung matigas niya na part. So ang ano lang dito, ang isang downside dito nakikita ko yung lalo na pag tumatakbo ka or munta ka sa mga batuhan or buhanginan, 'di ba? Yung holes diyan na papasukin. But sabi ko nga, sa akin ang intended use nito is ano, mostly for ano rin, lifestyle for pang formal lang din, ano. And sabi ko nga, mga pang travel na ano, na sapatos kasi magaan siya and ano rin, magandang ipang forma. So, yung prime knit niya, maganda eh. Oh. Ano to eh, may tawag sila yung forged mesh. Forged mesh siya. Tapos yan, mga branding niya is ano rin siya, reflective. Even the lines here and the 3 stripes there, reflective yan. Lacing niya, gusto ko rin yung lacing niya. So hindi katulad ng yun ang ano, no, medyo hindi maganda sa ano, sa NMD, no, kumpara ko sa NMD ngayon. Yung sa lacing niya, kasi dito sa NMD parang plain lang dito, so at least to may meron siyang konting support sa lacing which is magpapaano sa kanya. Sturdy diyan sa upper sole. So ano pa ba? There's a 4D logo there, yun yung ano doon. And
pricing. Sabi ko nga, na-release siya as, ano, no? 440. And then, ang discounted price niya is 308. So, parang 132 yung discount. But, with the 40% discount, lalabas siya na, ano, 185. Which is not bad, no? Parang mas mababa pa siya sa presyo ng, ano, ng Ultra Boost. And yun nga, I just want to experience rin yung kung ano talaga yung ano ba yung feel ng 4D technology nga, no? Kahit na sa mga long walks lang or mga gala-gala, no? So I think ano, I'm happy with this buy, no? Sabi ko nga, yung sa discount niya, because definitely hindi ko to bibilin sa full price, no? Kahit na yung buwa ba siya ng 308, kung yun ang pinaka-discounted price na, hindi ko bibilin to. Kasi, yun nga ang reason eh, no? Kahit na ibang NMD ko, miski nga Ultra Boost eh, inaabangan ko siya ng mas bumaba siya kasi, for me, parang, ano, mga overpriced sila. Hindi naman talaga ako, ano, no? A big, ano, collector of shoe, no? Meron akong small collection dyan over the years na, ano natin, ano, ipon natin na, pero talagang mahilig ako sa shoes kahit noon pa, no? Siguro ano eh, nang nagsimula yan kasi yung father ko Saudi boy yun eh. So ayun ang mga usual ano sa ano no, common na pasalubong sa atin mga sapatos. So nagsimula sa ganun. Actually I remember yung una kong nagustuhan talaga, kaya siguro yun ang ano, yun ang nag ano sa akin push yung na mamangha sa sapatos, ano. Remember the Air Force 1, yun ang pinakaunang nagustuhan ko na nung pinasalubong sa akin ang airpad ko. So, siguro one of these days, gagawa tayo ng vlog tungkol sa mga na-collect natin over the years, no? And pakita sa inyo. Hindi naman talaga siya mga hype shoes, no? Pero okay lang, tama lang. And marami kasi, iba-iba. Hindi, wala akong specific, ano, nagsimula rin yan sa mga Chuck Taylor, ganyan-ganyan. Marami tayong Chuck Taylor na ano. Pero iba, syempre, napapamigay mo rin. At yeah, gagawa tayo ng vlog tungkol doon and share natin sa inyo. And yun nga, may nag-iisip din tayo ng paano tayo makapag paraffle or giveaway ng sapatos, no? Whether may, kasi meron tayong ano eh, may mga sapatos din tayo na nabibili natin na on sale pero hindi natin pa nagagamit, no? And meron yung iba, slight use, which is I think pwede rin naman i-ano sa giveaway yun, no? So, kasi yun nga, iniiwasan ko tipong bibili ka lang dahil sale. So, not unless mga tipong ganito, no? Yung parang talagang, kakaiba yan, ha? So, yun, planuhin namin, no? Paplanuhin natin kung paano makapag, organize ng raffle or giveaway. Kasi bago lang tayo dito sa YT, no? So, maybe in the next month or two, kung pag-aralan na yung mga, paano yung structure ng pagbibigay ng raffle. So, gagawin natin yun. So, anyway, that's it, ano? Yun yung dalawang, ano natin, nakuha natin sa outlet. Not bad, you know? So, isa pang, advice sa inyo, pag may sapatos kayong mga ganyan, isusuot nyo, no? Kasi, pag hindi nyo sinusuot yan, nasisira rin yan, yung ulutong yan. So, kahit na i-rotate nyo lang, kahit naman, pumunta lang kayo sa grocery, pumunta lang kayo sa, katid lang kayo, or may bibilin lang kayo, i-rotate nyo yung sapatos nyo, gamitin nyo. So, dun lang, dito ko lang tatapusin yung vlog na to. Salamat sa, sa panonood nyo, no? And, hope you continue to watch, and, encourage your friends na, mag-subscribe sa atin. Yun nga, may plano tayo na mag-paraffle, and, hopefully, magawa natin yun in the next month or two. So, yun lang. Ingat. I'll see you on my next vlog. So, stay safe. Stay positive, kita-kita ulit tayo sa susunod na vlog natin. Okay? God bless and see you next time. Bye-bye.